guys, welcome back to my channel, Luisa Adore Vlog. So, for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng maha blanca. So, guys, ito pong paglulutong ito ay sa sarili ko lang po itong naisip at sa sarili kong kaparaanan kung paano magawa ng simpleng maha blanca. So, panoorin nyo po. Narito po ang mga ingredients ng maha. Ito yung cheese, isang lata ng coconut milk, dalawang lata ng ibaf, dalawa po siya, cream corn and corn starch. At saka nalagyan ko po siya ng white sugar. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano ito gawin. So, ito guys. So, ngayon, ilagay natin yung ilagay natin ang ibaf, dalawang lata ng ibaf milk, ayan po siya, ibaf, dalawa, and then ito yung coconut milk. Then, ilagay natin itong cream corn. Ito po yung cream corn na ating ginagamit. Ayan, cream corn. Yung iba po kasi, ginagamit nila is whole corn, yung whole. Ako kasi ito ang ginagamit ko. Dalawa po yung binili kong whole corn kasi yung ating corn starch is isang malaki. Yan. Ayan, i-mix na po natin. Bumili pa ako dito ng sugar. Ito. 454 grams. So, hahatiin lang natin to. Bali, ano to eh? 1/4. Alahati lang dito. Kasi hindi tayo naglagay ng condensed milk.
Yan. Saka na po natin ilalagay yung ating cornstarch. Yan. Dahan-dahan. So, ngayon ilalagay natin itong ating cornstarch. I-mix po natin to habang hindi pa natin na ilalagay sa apoy. Kailangan na lahat na halo lahat bago natin i-open yung ating apoy. Saka natin ilagay sa kawali. Nasa inyo po yan. Pwede na rin naman ninyong idiretso sa kaserola or sa kawali. Pero ako kasi ganito ang ginagawa ko. Kailangan kong kanawin muna lahat bago ko siya ilagay sa isang paglulutuan ko. To make sure po na yung mga harina ay natunaw na lahat. Ayan. Iba-iba po kasi yung procedure nila sa paggagawa ng maha. Ako, ito talaga, sarili ko itong pag-iisip na ganitong style. At ang sikreto po nito, kung kayo po ay hindi maglalagay ng cheese, lagyan niyo po ito ng kaunting salt. Para kahit papaano, lagyan niyo ng kaunting salt para yung inyong maha ay maglasa, para may lasang parang kaunting asin. Yung pong lasa kasi is lumulutang, masyadong ano ang lasa kapag may asin. Kung wala kayong cheese na ilalagay. Yan. Kanawin nyo pong mabuti. Sana po may natutunan kayo sa aking ginagawa. Ayan. Pasensya na po ha, kasi nandito ako ngayon sa boarding house. Ngayon, lalagyan naman natin ito ng cheese. Hindi naman lahat. Ito lang mga medyo malaki-laki. Ilalagay natin siya dito sa ating... Yan. Samahan natin ito ng konti. Yung natira, lalagyan na lang natin ito sa ibabaw. Yan. Make sure na yung harina po, yung cornstarch, is tunaw na tunaw lahat. Kasi magbubuo-buo po yan, hindi masarap. Magbubuo-buo dun sa inyong ano. Yan. Hindi ko po nilahat yung cornstarch, bali hinati ko lang isang malaking box. Pero dalawang cream corn ang ating ginamit. So guys, mamaya ipapakita ko sa inyo
Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya lutuin. So ngayon nga guys, nandito na tayo. Nilagay na natin sa isang lalagyan. Ayan, inopen na natin yung apoy. Kailangan guys, mahinang apoy lang tayo dito para hindi nasusunog. Ayan, gagamit tayo nito. Kailangan halo lang tayo ng halo nito para hindi masunog yung ilalim. Ayan guys. Nakatabingi yata yung aking camera. Ayan. Ayan. Kailangan ng apoy nito mahina lang, masyadong malakas. Kasi pag malakas guys, masusunog ang ating waha. Sa mga nanay dyan, napakasimple po nitong gawin. Pwede nyo rin itong pangnegosyo. Kung kayo ay mga walang pinagkakaabalahan, pwede kayo mag-isip ng pagkakakitaan sa pamamagitan ng pagbibenta ng maha blanca. Hanggang ito po ay lumapot ng gusto, yun, saka nyo na isasalin sa ano. Ay, mamaya po makikita ninyo ang resulta nito. Huwag na huwag yung guys kakalimutan. Ang inyong maha, bago nyo i-open ang apoy, kailangan nyo munang tikman ang inyong maha kung tama na po ang lasa. At kung wala naman kayo ilalagay na chisa sa maha, habang niluluto nyo, lagyan nyo po ng konting asin. Ayan. Ayan, nagdumidikit po siya sa ano. Kailangan yung ilalim, haluin yung mabuti. Napakasarap po ng ganitong maha. Kanya-kanya po kasi ng procedure kung paano gawin ang maha blanca. Ito kasi sa akin, para sa akin, ganitong procedure is napaka-simple sa akin. Pagsasama-samahin ko lahat, saka ko i-open yung apoy, saka ko na
haluin ng dahan-dahan. So ngayon nga guys, eto na yung ating maha. Malapit na siyang maluto. Ayan na. Ayan. Ayan na siya guys, oh. Tingnan nyo guys, oh. Ayan, ayan siya. Oh. Kailangan mahinang-mahina lang yung apoy para hindi nasusunog yung ating maha. Ayan. Ayan. So ngayon papatayin na natin itong apoy para ayan. Ilalagay na natin 'to sa lalagyan, guys. So ngayon nga po, guys, titikman na natin yung ating nilutong maha. So ayan. Ayan. Ito na po siya. Tingnan natin. Ayan. Slice natin. Ayan. Ayan guys, oh. Napaka yummy. Sarap. Ayan. Sarap guys. Kaya subukan nyo nang gawin to. Napakasarap. Siguradong magugustuhan ng mga anak nyo. Kaya subukan nyo na pong gawin. Ayan. Harap. Delicious. Perfect. Ayan siya. Napakasarap. Ayan. Thank you so much po. Sana nagustuhan niyo ang aking video. Harap. Grabe.